Magandang araw mga Techbog. So welcome ulit sa ating channel. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano magpatubo ng seedlings gamit ng tissue method. So bago natin start, gusto ko lang batiin si Sir Jules ng JNG Backyard Lettuce. So shoutout sa iyo Sir Jules. Isa sa una nating mga pinapanood nung tayo nag-umpisa pa lang. So kung di pa yung subscribe sa kanya, subscribe na kayo. Meron din siyang Facebook page. So, sa parang ito, kakailanganin natin ng syempre yung seeds natin. So, sa araw na ito, gagamitin natin ay green seeds. Okay, take note ulit, hindi po ito advertise. Kaya ay local seeds lang. Then, tissue, syempre, tubig. Tubig ito, galing lang sa gripo. At ang ating nalagyanan o tray. Simple lang paraan na ito. So, kuha lang tayo ng ating tissue. Isa o hanggang dalawang ply. Patungo lang natin siya dito sa ating tray. Then, gamit ng tubig. O, konti lang. Enough lang na mabasa yung surface ng ating tissue. O, manipis lang. Okay, kung may tubig na. So, itong seeds na to ay luma na rin. So, kaya natin gagawin to. Para malaman din kung maganda pa tong seeds. So, kailangan ko ng about 200. So, para sure, sobrang ko na lang. Tapos ito, optional kung gusto niyo takpan o hindi. O sa ngayon, o dito tatakpan ko na lang, mas matagal mag-evaporate. Manatiling moist yung mga seeds natin. Then, lagay siya sa madilim na lugar. Dito, lalagay ko siya sa kahon o sa drawer para sure na madilim. Then, balikan natin siya ng 1 to 2 days. So, second day na mga tech box. So, pwede natin i-check yung ating mga seeds. O yan, sa appearance pa lang, nakikita mo na mataas yung germination rate niya. So, halos lahat sumibol. Bakit po ba ginagawa ito? Ba't ba natin ito gagawin? So, unang sa lahat, para malaman mo kung mataas pa yung germination rate ng ating seeds. Then, pangalawa sa advantage ito, ma-eliminate mo na agad yung mga seeds na hindi tutuloy, hindi tutubo. So, ngayon, pag hindi ka sigurado kung gano'ng kataas yung germination rate niya, baka sabihin mo kasi sayang ito. Pag naparaming lagay mo, mas maganda mag-test ka muna. Siguro mga 10, higit pa. Then, gawin mo yung ginawa ko. And after 2 days, check mo. Kapag maraming sumibol, ibig sabihin, mataas pa yung germination rate niya. Pero kung wala na, siguro yung seeds na yun ay hindi na maganda para gamitin sa ating pagpupunla. Okay? So dito, since kailangan ko para sa future cycle ko ng 200, so sa tingin ko naman is nasa more or less 200 to. So hindi to sayang. Ito rin gagamitin ko para sa dun sa isang NFT natin na 200 heads. Okay? So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-sowing o mag-transfer ng ganitong mga seeds sa medium. Okay. So, ang gagamitin ko ulit ay kokopit. Then, ano pang advantage ito? So, dito, kaya sinasabi ko dito 100%, malalaman mo agad na lahat ng ilalagay mo sa medium mo ay tutubo. Kasi dito pa lang, may sign na siya na sino yung mga tutuloy o ano yung mga tutuloy. So, dalawang gagamitin ko. Yung seedling tray at saka yung direct sowing. Yung direct sowing, yun na yung diretso na sa baso. Ang advantage ng direct sowing,
is hindi mo na siya ta-transplant kung sakaling dinaan mo pa siya sa seedling tray. Pag direct sowing kasi, diretso na dun sa baso. Tuhintayin mo na lang na lumaki para i-transfer sa ating working solution. Ang disadvantage naman ng diretso sa ating baso, mas malaking space yung kakainin niya. So, maliban lang kung maganda yung space nyo, maganda yung nursery nyo, marami kang extra baso at marami kang extra na styron na pagpapatungan. So okay yung direct sowing. Gagawin natin ngayon, yung iba direct sowing, then yung iba sa seedling tray. Kasi yung seedling tray, since maliit lang siya, hindi masyadong kakain ng space. Okay, so i-ready na natin yung ating mga seedling tray. So ito na yung ating seedling tray at yung ating na-sterilize na kukupit. So ilalagay lang natin siya. Ito ginagawa ko para ma-check ko kung meron yung mga hindi masyadong sumiksik at yung masyadong siksik para ma-feel pa natin kung sakaling may mga nalagyan tayo na parang kulang. Sa gitna, medyo siksik na. Sa gilid na lang. Kung tatanong nyo kung ginagawa ko pa to, tuloy hindi ko na ito ginagawa. Ginagawa ko lang ito nung tayo ay nagkakratki pa lang. Dahil yun, nagkakratki pa lang ako, medyo siguro wala pa yung sandaan yung mga tetos na pinapatubo ko. Pero ngayon nag-NFT na tayo, medyo maramarami na. So, ito, malakas kumain ng oras. Okay. Pero kung ako rin lang magpapayo, kung marami kayong oras na masyadong ginagawa, so ito maganda kasi the best pa rin to dahil pag magta-transplant ka, hindi masyadong stress yung mga seeds. Dahil hindi masyadong nagagalaw yung ugat. Hindi tulad ng ginawa natin last time. Pag magta-transplant ka, kailangan maingat ka kasi possible na may stress mo yung mga ugat. Ayan. Okay na. So ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano tayo mag-sowing gamit yung mga sumibol na seeds. Okay? So ito na yung ating seeds na ating ilalagay sa kanyang medium. Kukupit. At ito ang kailangan na natin. Ito ay tinatawag na tweezer. So ito ay ginagamit sa pagkukumpirin ng mga relo o mga cellphone gamit ng mga technician. So, ito kasi mainam dahil masyadong maliit yung mga buto natin. So, itong gagamitin natin pang pickup. Kung wala kayo nito, pwede rin Johnny. So, ito yung substitute o pwede rin gamitin. Then, syempre yung stick para pagbubutas ng ating mga sa ating seedling tray. So, papakita ko lang siguro yung mga dalawa o tatlong sample lang kung paano ko siya ita-transplant o ita-transfer. Then, the rest, tutuloy ko na siguro. So, mamaya, same process lang ang gagawin natin pero sa diretsyong cup na siya o sa direct, pag, yung tinatawag na direct sowing sa mismong cup niya. Okay? So, madali lang naman. Maglalagay lang tayo ng mga space o butas. Then, ang style ng pagpepesto nitong ating mga seeds, kuha lang isa. Okay, so okay lang nakasama yung tissue. Saan kasi sumasama yung tissue? Okay lang yan. Kasi ang tissue malinis naman. Kung titignan nyo yung tsura, para siyang sprouted bunggo. So, yung ulo niya is yun yung part na kung saan yung nanggalingan niya o yung balot ng buto. So, yan yung magiging guide mo sa pagtatanim mo, pagta-transfer dito sa ating medium.
So, yung ilalim niya, yung pinakabuntot niya, yun yung dapat mauna doon sa ating medium. Okay? So, tama lang na magtago yung ating seeds. Actually, ito na sobrahan pa. Kasi ibig sabihin, masyadong agresibo yung mga seeds natin. So, maganda pa talaga. Siguro overnight, hindi ko lang napansin. Siguro nagsilabasan na to. Enough na makita mong bumuka na talaga. So, pwede na siyang i-transfer. Pero ito kasi, sabihin, maganda talaga yung mga seeds. So, medyo nasobrahan. So, okay lang nakasama yung balot ng seeds. So, okay lang na isama mo yan. So, shoot nyo lang siya. Daan-daan lang para hindi maputol o ma-stress ating seeds. Okay, mga sample. Then, shoot nyo lang siya. Mas importante lang yung buntot ang laging nasa ilalim o yung mauna. At yung ulo, yung nasa taas. Okay, nung sabi ko, medyo matakaw sa oras ito. Pero nung una, nung nagkakaratki pa ako, na-enjoy ko to. Kasi nga, hindi pa ganun karami yung kailangan kong itanim. So, may isang sikreto dyan. Kailangan mo ay speaker. Para habang nagka-transfer ka, is nalilibang ka dun sa paborito mong sounds. Okay? Ito lang sikreto ko. Para hindi maging stress para sa'yo, para sa atin, ang paglilipat ng mga seed sa medyo. Pag nagkinagawa nyo ito, magpatugtog ka. So, kasi ang kailangan ko is 200 seeds. Kung isa-isay natin yun, so okay lang naman. Actually, hindi naman talaga siya stressful. Masaya siya kung na-enjoy nyo talaga mag-hydroponics. Pero kung busy kayong tao, marami kayong ginagawang iba, matakaw talaga sa oras ito. Okay, so susunod naman natin yung direct sowing. O dun sa baso. So, pero the same lang halos. Ang sa direct sowing lang kasi, syempre, mas marami na yung medium niya. At yung ating medium, kahit hindi na nasala, diretsyong kukupit na. May mga kasamang fiber. So, okay lang yun. So, maganda lang dito sa seedling tray is hindi siya matakaw sa space. I mean, itong butas kasi na ito is 96 na piraso ng seedlings. Para sa 96, maliit lang ito. Okay, so, ngayon, ito na yung ating styro box na may lining. So, dito natin siya ilalagay. Patong natin. Then, ito na yung sinasabi ko last time sa video na hindi mo na siya kailangan diligan sa taas. So, since nandito siya sa ating styro box na may lining, may PE, polyethylene plastic. So, ang gagawin natin, mag-start na yung ating tinatawag na hydroponic system. So, bakit ko sinabi mag-start na? So, ang pagdilig kasi nito is dito lang sa loob ng ating styro box. Bubuksan mo lang ng tubig to. So, again, sa first 7 days, kailangan ng tubig nito ay pure na tubig. So, hindi mo kailangan ng nutrient solution sa paglalagay ng tubig. 7 days lang siya. Then, after 7 days, dun ka na mag-start maglagay ng ating nutrient solution. Pero pag ganito kasi ginagawa ko, 1/4 strength lang. Kasi nakababad lang siya. Pero hindi naman siya totally nakababad. Manipis lang dapat yung tubig mo. Enough lang na matouch ulit yung bandang ilalim ng ating seedling tray. Parang sa halaman sa lupa, hindi rin magandang nabababad o nalulunod yung ating mga halaman. Again, yung pagpwesto rito, ito ilalipat ko sa ating nursery mamaya. Same ang requirements ng sunlight. Okay, at least 4 hours na sunlight in the whole day. So, konting review, ulitin ko lang. For 7 days ito, pure tubig. Then, ika-8 day, start na natin maglagay ng 1/4 strength. Then, sa 13th day niya, mag-start na tayo mag 1/2 strength o half strength. Nang sa gayon, unti-unti, na-introduce na yung ating seedlings sa kanyang lilipatan bago mag-full strength. Okay? So, ganun lang yung ginagawa ko, mga ka-techbo. So, subukan naman natin sa ating direct sowing o dun sa kanya baso. So, ito na yung ating styro cup. Ito yung gagamitin natin pang direct sowing. So, butas ko sa styro cup is 4 lang. Kasi medyo malaki yung butas niya. Kasi ang gamit ko dito ay soldering iron. So, medyo malaki yung tip. Kaya, medyo malaki yung butas. Kaya, 4 lang ginawa ko.
So, lagyan mo lang since hindi tayo masyadong magpapalabas ng ugat. Pinupuno ko siya. Okay. So, the same. Pansinin nyo pala yung styro cup ko is medyo madumi. Okay lang yan dahil ito naman pinaarawan ko ako ginagamit. So, parang doon ko na siya sterilize sa hilalim ng araw. Yan, kuha ka na isa. Bago yan. Ito yung space sa gitna. Then, pili ka ng isa. Same method. Muna yung buntot. Nung nasa ilalim. Then, huwag naman masyadong siksik. So, tama lang. O. Ulitin lang natin. Naglag. Pero itong kagandaan ng tweezer. So, madaling pick-upin ng hindi. Masyadong ni-stress yung ating seeds. So, yan. Mamaya ako na itutuloy yung iba. So, imagine nyo kasi, gaya na sabi ko, pwedeng direct sowing na, kaya lang, itong isang styro box natin, kasha lang dito ay 24 o 28 yata. So, compared sa seedling tray natin kanina, kasha na yung 96. So, transfer ko lang siya kapag ilalagay ko na siya sa ating NFT setup. Ang process ng pagbabad ng tubig nito, ganun din. From first day to 70, tubig pa rin. Pero, ito kailangan manipis lang din yung pagbabad ng tubig. Pero make sure kung ang boost natin is medyo damihan natin. Siguro mga half inch. So, tandaan nyo, yung seeds natin ay nasa bandang taas. So, ibig sabihin, kung manipis ang lagay mo, baka hindi umabot, baka hindi pasipsip nung baso natin hanggang sa taas yung tubig na ilalagay natin. Okay? Unang buhos, siguro kahit mga 1/2 inch para enough para sipsip nung kokopit natin hanggang sa taas yung tubig. Then after that, mapapansin nyo naman kung medyo nagda-dark yan, ibig sabihin basa yan. Pwede nyo rin hawakan. Pag basa na, doon na kayo mag-start mag-fill konti-unti. Pero again, manipis lang. Okay? So tama lang na matouch na yung ilalim ng ating baso. So again, ganoon pa rin. Sa 8th day, mag 1/4 strength na kayo. Then 12 to 15th day, pwede na mag half strength para hindi naman masyado mabigla dun sa ating NFT system kapag full strength na. So sigurado ako dito, magandang tubo nito. O tutubo. So dito pa lang, nakita mga buto na dapat o yung mga buto na tutubo. So, mamaya, nilipat na din natin siya sa ating nursery. So andito na tayo sa ating nursery. Tapos na natin ilagay yung mga seeds dito sa kanyang medium. Nagkamali ako ng bilang kanina, 112 pala ito. Hindi pala ito 96. So matotal, meron tayong 224 na seeds. So sinobran ko na. Kung sakali may sobra ako, krak-krak ko na lang. Okay, so update lang. Ito yung huling in-spray natin. Gamit ng half strength. Then, ito na yung sinampulan natin. So maganda pa talaga yung seeds. Okay. So, bukas siguro makalawa, pwede nang i-transfer ito. May transplant. So, ngayon, nalagyan natin ang tubig. So, take note po, since start pa lang ng seeds natin, tubig lang. Pagigidid lang. So, dapat enough lang para matouch na yung ilalim ng ating seedlings. Ayan. So, the same procedure dito. Ito rin din sa ating mga cups, mga direct sowing natin. So, since kuha natin. Nagyan natin. So, kung pansinin nyo po dito, pumaba yung tubig, sabihin hindi pantay. So, kailangan pantay yan. So, talagay ko na lang ng filler dito para pumantay. So, ganun lang po kasimple yung method ko. So, inuulit ko po, ito po ay isang pamamaraan lang ng pagpapatubo ng seedlings. Hindi po ito standard, pero magandang gawin po to sa mga beginner. So, at least, matry nyo, masubukan nyo yung ibang method ng pagpapatubo. Ang advantage lang talaga nito, kahit local yung seeds mo, kahit mumurahin lang, kahit dito lang nabili yan, sigurado tayo na tutubo siya. So, walang sayang. Dahil una pa lang, malalaman mo na yung mga tutubo sa hindi. Yung iba kasi nakikita nyo is, pag ganitong seedling tray,
inilalagay nilang seeds, dalawa hanggang tatlo, para sure na may tutubo. Para kung sino yung pinakamalakas o pinakamatibay na seeds, yun ang pinipili nila. Then yung iba naman tigisa, pag yan sumibol na, pag isa nilagay mo, hindi lahat tumutubo talaga. So meron talaga supply, unless yung seeds mo is yung mga imported, yung mga mamahalit, tulad ng mga pellet. Ayun kasi siguro na-test mga yun, kaya sure 100% mga yun. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko pa na-try yun. So local lang tayo, yung available lang sa palengke o sa dito sa amin. So sana po may natutunan kayong bago sa ating ginawang video. Maraming salamat po, subscribe lang po at mag-comment lang po sa mga additional na question. Hanggat may time ako, hanggat kaya natin i-address, sagutin po natin. Maraming salamat po sa panonood.